Sino ba mga favorite players ninyo? Evan? Me. Sige. Charo Soriano. Charo Soriano. So, nanood ka nung isang araw? No. Pero, kailan napanood mo sa YouTube? Pero pag teams po, wala po talaga. Wala. Wala players ka nga. Lang po. I admire players. Pero pag teams po, go bilig. Bilig ka. Boom, bilig. JC? Ako, player. Ano? Charo Soriano. Charo Soriano rin. Saka, ano, dati. Dati, Michelle Carolino. Nung Michelle sa La Salsa. Carolino. Uh-oh. Kaya lang si Michelle ngayon, beach volleyball na. No? Sayang, hindi natin siya nakikita ngayon sa bilig. Shelly? Well, personally, since I'm a USC alumna, siyempre, USC ako. First ever favorite ko talaga, si Roxanne de Mentel, kung naaalala nyo pa. Mm-hmm. Dati siyang player ng USC. Tapos ngayon, na yung conference ngayon, siguro favorite ko si Nerissa Bautista. Si Nene ng Adamson. Okay. You think itong UST, kasi marami din nagsasabi, nabasa ko to sa ano ninyo, sa Bilig Dadig. Yung UST daw, kung lumaro daw this conference, baka natalo na rin daw. Parang kumbaga, parang Lasal dati. Parang ganun daw yung analysis ng ibang tao doon. What can you say about that? Siguro ano, kailangan lang din muna nilang mag-ayos-ayos sa squad nila. And anyway, meron naman silang ibang league na sasalihan. So, kung hindi man sila makasali, nakasali ngayong league, siguro ma-empower pa rin nila yung team nila through different league, yung intercollegiate league, na gaganapin malapit na ngayong major. Mm-hmm. Ito ata yung sa Antipolo, yung pinag-uwento ni Coach Shaq. Kaya lang hindi daw lahat ng UST players ang lalaro doon. Parang wala na si Ging Balse saka si Venus Bernal. Parang si Denise Tan na lang ata. Lang. Yung mga pang season 71 nilang lineup. Kahit lahat ng teams, yung iba, Ateneo, Lasal. Yung mga season 71 nila, pang UAAP season 71. Mm-hmm. Yung magiging lineup nila. So malamang yung lumalaro sa V-League. Hindi yun yung mapapanood nila sa intercollegiate. Ay, hindi ko alam. Kasi dati, may time before na yung Adamson, kung sino yung line-up nila sa billing, hindi nilalaro nila dun. Eh. So, yun. In a way, it's a preparation for UAAP na rin. So, parang pinaprefer ng mga squads na i-field in yung mga rookies nila, yung sophomores nila. Yun. Tsaka para ma-strengthen yung line-up talaga. Pero ano ba talagang meron ng V-League na talagang sobrang iniisip-isip niyo siya at hindi kayo makatulog nang hindi kayo nakakapag-post about it compared yan sa UAAP saka sa NCAA? Evan? Meron sa V-League. Kasi Shakey's V-League lang po ang pinaka-hype na volleyball tournament within the country. Kaya po yun, Shakey's V-League talaga yung... Loyal ka doon kahit ano mangyari. JC? Whatever. Ako kasi parang yun nga, idols, tapos yung school spirit. Sa yung guest players, may mga ibang players na hindi naglaro sa UAAP, NCAA, WNCAA. Nakikita mo sila as guest players, parang, tapos nakikita mo magaling. So parang nakakatuwa panood. Like si Susane Roses, UE, hindi na siya lumaro di ba, nung UAAP. Saka si Nerissa Bautista. Si Nene, kasi exactly. Di ba, galing siyang Iloilo. So, so exciting talaga ang V-League, no? What about ikaw naman, Shelly? Ako naman in terms of venue. Yung arena kasi very siya. Madali siyang mapuntahan. Tsaka sa mga taga Manila, parang alam agad nila yung arena. Kasi yung ibang leagues din doon ginaganap. So, in a way, nakaka-capture rin siya ng attention sa ibang mga tao. Kahit hindi sila talagang diehard fans ng volleyball. Parang mapadaan lang sila doon sa arena. Parang, sige, manood tayo ng game, try natin panoorin. So, eventually, may mga na-hook na rin sa volleyball. Kahit hindi sila fan talaga. What about plans for a commercial league? Parang palaging pinag-uusapan yan. Are you guys in favor of this? Kasi sabi ng iba, baka mawala yung loyalty sa school. Yes. Tapos baka parang PBA na lang daw in the end. Parang medyo palit-palitan na lang ng players. Parang baka mawala daw ng gana. Iba pa rin daw ang amateur. What can you say about that? JC? Ako, parang 50-50. Kasi iba pa rin pag may school pride, di ba? Nakakahatak ng crowd yan. Parang, di ba? Pag commercial naman, mas makakahatak naman siya ng players. Kasi di ba, may mga sweldo na, may mga... Saka yung mga graduate, makikita mo ulit. Oo, yun nga eh. Tapos yung, kasi kung college, parang wala na. Kumbaga, mamimiss mo na yung mga dating... Kasi sa V-League, di ba nga, isang guest player na lang ang allowed. Kaya parang nakakamiss din. Pero pag commercial, at least makikita mo sila, yung mga graduate. Parang may all-star factor pag pag ganun. Oh. Tama nga naman. What about the national team? Thoughts on that? Shelly?
I think nagsistrengthen pa rin yung ano. Kasi developmental pa lang tayo right now eh. Oo, kasi na ano eh, na natanggal na yung dating mas strong na lineup ng RP. Tapos nag ano ulit sila. Tapos may potentials naman. So kasi lahat naman ng ano, 'di ba, ang specific squad dapat i-strengthen 'yan, parang hard training, parang it takes time. It takes years to build a strong lineup. So okay naman, nakikita ko yung potentials ng RP team na pwede rin mag-compete sa mga next parang outside the country games. So with V-League, you think nakikita ninyo itong mga batang players natin eventually pag gumawaan tayo talaga ng full-fledged national team, eh may ibubuga naman pag nag-SEA Games. Actually, Evan, actually meron pong 3 or 4 player right now. Players na who opted to study and train in RBAC sa Thailand. Sino yan? They are unknown eh. Ano? Pero matatangkad sila. Matatangkad. One I-research natin yan. The name two. Sino? First is Kay Gonzalez from Woodrose. Her height is 6'3", and Lovely Laurie F.A. of PCU. Her height is 6'2". And so, there are other 2 6-footers who study and train there. So yun talagang dapat nating antabayan. The future of... Pero ano daw, ang promise naman daw nila, after nila mag-college sa Thailand, maglalaro sila dito sa national team. Dapat talaga. And with that, why don't you say your hellos to everyone, lalong-lalong mga taga-V-League.tk at .ph na nanonood sa atin. Evan, let's start with you. Yes. Keep on supporting Shakey's V-League, and for more updates, visit V-League.ph and V-League.tk. And hi to my mom and dad. And to my sister and Nico. Okay, JC. Ako naman. Sana manood pa kayo. Mas magiging exciting pa yung quarterfinals. Promise. Kasi ang dami talagang surpresa na handa. Tapos, hi sa mom ko na nanonood sa TV ngayon. Tapos sa family ko. Tapos, kay Leo, kay Mark. Yun, at saka mga iba ko pang friends. Okay, Shelly, ikaw naman. I'm inviting everyone to visit V-League.tk. It's V-League.tk.proboards49.com. Or if you didn't get it, pwede nyo type yung V-League, V-L-E-A-G-U-E.tk. Tsaka hi sa mga ano, co-moderators ko, si V-Leg, si Archer, si Beren, si Ronda, si Bart, tsaka yung iba pang taga V-League.tk. Hello sa inyo. Okay, thank you very much, Shelly Dimakulangan, Giancarlo Gavile, at Evan Regodon mula sa V-League.ph at V-League.tk. Update lang tayo sa nagaganap na V-League. Kanina po ang unang laban, CSB versus Lyceum. Nanalo po ang Lyceum, wala pa rin panalo ang St. Benil, 25-22, 25-17, 25-13. At sa second game naman, bakbakan ng San Sebastian at Adamson. First set, kinuha ng San Sebastian, 25-22. Second set tayo ngayon, nangunguna ang Adamson with 8-7. Magbabalik po ang NBN Sports!